Kotse ba? Feel kotse na! Hello! This is Cesar Gaderone B. Miguel. Hello! 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 The pickup truck segment in the Philippines is being hyped up once again with several new model launches left and right. Kung maalala nyo, nilaunch ng Ford yung new Ranger at nilaunch din ng Isuzu yung all-new D-Max, pati na rin yung Mazda na nilabas yung all-new BT50. Siyempre, hindi magpapahuli ang Nissan with the facelifted model ng Nissan Navara. And what we have here right now is a top-spec Nissan Navara Pro 4X. So, anong ma-offer ba ng car na to sa'yo? At ang Nissan Navara ba is more than just a facelifted model? Malalaman natin lahat ng sagot dyan dito sa 2021 Nissan Navara Pro 4X Full Review. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to Philcoches YouTube channel. Click the bell icon para lagi kayong una sa mga bagong videos namin. At kung naghahanap kayo ng promos for brand new or second-hand cars, just go to philcoche.com dahil meron kaming best deals for everyone na hanggang December 26, 2021. So ano, tara, review! Front exterior tayo. The mid-cycle refresh of the Nissan Navara gives the vehicle a bolder and more composed look. Kumbaga, kamukha niya na yung Nissan Titan na makikita nyo sa US spec version. Dito sa harap, meron tayong large grille in black, which is, for me, looks better kasi compared dun sa mga lower trim variants ito na naka-chrome. Mas bet ko tong dark dito, no, ng pagka-matte black na large grille kaysa dun sa shiny chrome kasi mas angas for me yung itsura niya. Tapos complemented ba siya nitong Nissan emblem na to with red-orange na color dun sa text na Nissan. So, good touch uli yun. And then pagpunta natin dito, meron tayong quad LED headlights which gives that modern look dun sa sasakyan pag tinignan mo sa harap. Tapos integrated siya with LED daytime running lights which adds that swag or flair pagka tinignan mo yung sasakyan sa harap. Pagbaba mo naman dito, meron tayong muscular bumper na nagbibigay ng, you know, added muscle tsaka beefy side doon sa Navara. So para thick yung datingan niya. And then integrated siya with LED fog lights. Tapos balik lang tayo sa taas, yung hood niya is also reshaped or resculpted. No, wala na yung mga medyo bulky dito sa sides noong hood ng Navara. Kasi sabi ng mga previous owners ng Nissan Navara, medyo nakakalimit ng visibility yung mga naka-slope upwards dito na hood. So ngayon, flat na siya, mas flat na yung dating, so which gives better visibility. Kaya naman, props to Nissan for listening to what the customers are saying to them. Add ko lang din, no, itong red-orange trims na nakikita nyo dito, plus itong matte black grille, and then itong stealth gray na color nitong Nissan Navara is a chef's kiss. Kumbaga, ang ganda ng pagkaka-complement ng kulay nila, and talagang sigang-siga at angas na angas yung sasakyan na to pag nakita mo sa daan. Alright! Uy! Sabi na? Medyo mabigat, no? So the Nissan Navara Pro 4X is powered by a 2.5-liter turbo diesel engine that delivers 187 horsepower and 450 Nm of torque. The engine is connected to a 7-speed automatic transmission with manual mode. In terms of fuel efficiency, we were able to get 11.2 kilometers per liter while driving around the city at an average speed of 40 kilometers per hour. And then sa open highway naman, we were able to get 14.5 kilometers per liter while driving at an average speed of 80 kilometers per hour. The Nissan Navara Pro 4X is equipped with a 17-inch gloss black alloy wheels. Tapos in terms of braking power, meron tayong ventilated disc sa harap. Tapos solid drum naman dun sa likod. And what I like about dito sa gulong is yung kanyang gloss black finish. Bakit? Kasi nga it complements well dun sa exterior color nitong Nissan Navara. At eto pa, meron na tong all-terrain tires. So straight from the showroom, pag binili mo to, pwede ka nang bumanat kahit saan. Banat ng banat. Okay, dito tayo sa side. Kung papansin nyo, same side profile halos itong new Navara doon sa old Navara. Ang pinagkaiba lang nito is meron itong over fenders, itong Pro 4X variant, na may continuity na design nung red-orange accent doon, no, na makikita nyo, tsaka dito. And then what I like din dito is yung kanyang black trimmings on the side mirrors, pati dito sa door handles, na makikita nyo rin doon sa stepboard, pati doon sa roof rails, which complements well doon sa exterior ng sasakyan. Tapos ito na tayo, no, which is one of the most exciting parts, numbers. In terms of dimensions, the Nissan Navara Pro 4X measures 5,260 mm long, 1,875 mm wide,
at saka 1,855 millimeters tall. In terms of wheelbase naman, meron tong 3,150. Tapos kung iniisip mo yung ground clearance, meron tong 220 millimeters. Ang dami bang numbers? Well, para malaman mo at para for the complete specs and details, punta lang kayo sa philcoche.com's car guide section. Andun lahat ng detalyeng kailangan mo, mapa specs, mapa variant, o kahit anong sasakyan na available in the local market. The rear of the Nissan Navara Pro 4X also gets a restyled look, no? Kung mapapansin nyo, bago na yung kanyang tailgate design na integrated with the Navara text dito sa baba, which is another thing that I like dito sa sasakyan na to. And then, yun nga, no? Design continuity pa rin. Makikita nyo yung red-orange na Nissan emblem dome with a black trim, which, yun nga, adds to that unique appeal ng sasakyan na ito. And then, meron siyang dito medyo bent na tailgate for the spoiler look. And then, isa pa, meron din siyang LED taillights na niredesign yung cluster compared dun sa older model. So, kung mapapansin nyo rin, no, yung stepboard niya is mas mababa na compared dun sa lumang modelo. Kasi dati, sa old model, it's just a straight stepboard there. Ngayon, medyo may pa-slope na pababa, which is useful, lalo na sa mga kagaya ko na hindi masyado matangkad. So, with the lower stepboard, mas madinin na humakbang from the outside papunta dun sa tailgate. At mapapansin nyo rin, meron siyang mga sensors dito sa likod at merong camera dun sa handlebar, dun sa tailgate. Kasi nga, itong sasakyan na ito is integrated with Nissan Intelligent Mobility na malalaman nyo more mamaya. So, kung mapapansin ninyo, yung likod, any restyle din. So, it's not just yung harap yung binago kahit na itong sasakyan na ito is just a mid-cycle refresh Nissan Navara. Dito tayo sa cargo bed ng Nissan Navara Pro 4X. In case you're wondering, this pickup truck has a payload capacity of 1,017 kilograms, which is an increase as compared dun sa older model na merong less than 1,000 kilograms. Yun nga yung isa sa mga down points ni Nissan Navara kasi meron siyang coil spring. Kaya nung older model, mas mababa yung kanyang payload capacity at hindi nakasabay dun sa mga segment rivals niya. Pero ngayon, hindi na ganun ang storya. Kasi tinweak ni Nissan yung pang-ilalim nitong Navara na bago, pati yung kanyang suspension. So with that, yun yung explanation kaya naging more than 1,000 kilograms na rin ang kanyang payload capacity and at par na with its segment rivals. Tapos, papansin nyo, may bedliner na rin to. Hindi sa test unit lang yan. Available ang free bedliner. Pagka bumili ka ng Nissan Navara Pro 4X hanggang March 31, 2022. Tapos mapapansin nyo rin dito, kasama na to yung mga tie-down points dun sa sasakyan. So yun nga, no? Kaya nga may free bedliner, bilisan nyo, bili na kayo. Kasi nga, hanggang March 31, 2022 lang to. And take note, sa Navara Pro 4X lang siya available. Kaya, teka, explain ko. Silip tayo dito sa likod. Kung mapapansin nyo, yung coil spring niya, magkaiba yung design dun sa taas pati dun sa baba. Yung upper part, yung upper half, kumbaga, is magkakadikit, mas shorter yung gap. Tapos pag tinignan mo yung lower part, mas malalaki yung gaps niya. Mas, kumbaga, mas malaking distance between the coils. Yung framing din niya, may tinweak dyan si Nissan para makatulong doon sa pag-increase ng overall payload capacity nitong new Nissan Navara. So no, yun, no, yung combination ng tweaked suspensions tsaka ng tweaked na pang-ilalim makes the Nissan Navara at par to its segment rivals, especially pagka kinonsider natin yung payload capacity. Kotse ba? Parts? Accessories? Well, meron kami yan with our flash deals. Sigurado makakatipid ka kasi sa Philkotse, there are best deals for everyone. Just go to philkotse.com. Since this is a facelifted model na Nissan Navara, yung interior layout ng dashboard is similar compared dun sa outgoing model. Kung papapansin nyo, parehas pa rin yung layout ng dashboard niya and then meron pa rin tayong mga hard plastic materials dito, yun nga, for durability and para mapababa mo yung presyo. However, for me, mas trip ko yung naakabit na interior dun sa like the Isuzu D-Max kasi naka 2-tone trim na yung sa Isuzu D-Max eh. And then mas maraming soft touch materials for me yung nasa Isuzu D-Max, no? Kasi unlike dito na plain black lang, no? Parang old school pa rin yung datingan. So dito tayo sa specifics. Yung leather steering wheel niya, binago na, which is for me better. It's better looking compared sa luma. Kasi sa luma, masyadong bulky. Parang sobrang, parang manas na manas yung unang steering wheel. Ito naman, medyo sleek na siya. Sleek na yung datingan niya, and then medyo may pagka-sporty vibe. Kung papansin nyo rin, kamukha siya ng steering wheel na naakabit sa Nissan Terra tsaka sa Nissan Almera. Yan o, yung difference lang nitong nasa Nissan Navara is hindi flat bottom yung steering wheel. Standard siyang bilog. And also, what I like dito is yung kanyang integrated controls. Sleek yung itsura niya and hindi siya cheap looking eh. Pati yung feel, it's okay, it's nice. Nasa gitna siya.
So, pagdating mo dito sa harap, meron kang analog speedometer na merong 7-inch digital display dun sa gitna, which gives you the necessary vehicle info gaya nung speed mo, actual fuel consumption, and then kung ilang kilometro na ba yung nababiyahe mo. Tapos pagdating mo dito sa gitna, andito na yung 8-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. So itong part na to, itong upper half na to, is same look compared dun sa old model. Pero pagbaba mo dito, itong climate controls dito, eh iniba na ni Nissan. Mas ginawa na nilang new and modern appeal yung dating compared dun sa luma. And then pagbaba mo dito, you have several buttons kasi nga this is a 4x4 variant. Meron tayo dito for parking assist and yung mga sensor pagkatutunog. You can always push that para kung ayaw mo nung maiingay. Pero sayang naman, di ba? Kaya mga binili ito eh, para doon sa mga ganun. Then dito, meron tayong hill descent control. And then this one is for the rear differential lock. So yun, meron tong rear diff lock. And then in here is yung mga controls mo for the 4x4. Meron tayong 2-wheel drive, 4H, and 4-low. So 2-wheel drive, normal city driving and highway driving yung napiliin mo. Tapos kung medyo maulan at madulas, ilagay mo lang siya sa 4H para apat na gulong mo may traction. And then pag mag-offroad ka, like dun sa mga rough terrains, eto na, mag-4-low ka na. Para diba, yung lahat ng gulong mo ay nagko-compensate para walang mawawala ng traction. So balik lang natin sa 2-wheel drive. Then pagdating mo dito sa center console, itong sa may gear lever, meron siyang piano black accent na merong dark gray na trimmings. Which for me, sana itong accent na to, eh ito na lang inilagay dito sa piano black kasi I'm not really a fan of piano black kasi mabilis siya magasgas. Tsaka yun nga no, yeah, it makes the vehicle look premium sa una, pero pag tumagal yan, ay naku, puro gasgas na yan. Pero punta kayo sa philcoche.com, meron kaming tips on how to eliminate those scratches. Then pagpupunta mo pa dito sa gitna, meron tayong dalawang cup holders, which is useful. And then center glove box na meron ding saksakan ng USB. May dalawang ports dun sa loob. And what I want to note is yung glove box nito ni Nissan Navara. Pagka pinihit natin kasi ito, napakaliit. Ito yung user manual ng sasakyan na to. And yun na, para dun lang siya. So hindi ka na pwede maglagay ng kung ano-ano dyan. But what's good is that hindi inalis ni Nissan yung parang table holder or table top holder dito sa kanyang sa taas ng dashboard na pwede mo pa rin paglagyan ng mga abubot mo like your wallet or your minsan phone, pwede mo ibagsak dyan o kahit anong gamit. So which for me is good kasi added storage siya for you. At ito pa pala, meron tayong Innova-like na cup holders dun sa may aircon, no, para malamig yung mga mineral water nyo or yung coke nyo pagka bumabiyahe kayo. Yung seats, pagdating sa seats, meron tayong leather seats, no, na bago yung layout niya compared sa old model. And itong harap has zero gravity seats, yung Nissan zero gravity seats, no. Nabibigay nun is better posture sa'yo, better stability pagka nagda-drive ka. However, the funny thing dito sa Nissan Navara Pro 4X is meron siyang manual adjustment lang for the seats. Which is kind of odd kasi ito na yung parang top spec variant ng Navara ngayon eh. Hindi na yung mga VL eh. Yung mga VL, yan na yung dapat mid variants or lower variants in this car. So, ba't ko sinasabi yung mga mid na yon, yung mga other variants? Kasi yung mga yon, merong power seats. Meron siya electronic adjustable seats. Pero itong top spec, manual lang. Pero bawi na rin kasi may manual height adjustment naman. Okay, dito naman tayo sa segment na saan ang phone mo? Yun oh. So, isa mong malalagyan dito is dito sa may harap ng cambio. Pero maliit for a cellphone na gaya ng akin, which is iPhone 11. Medyo maliit siya. So, yun, no? Medyo aalog-alog siya. One thing is pwede mo siya lagay dito. Kaso ang kalaban mo dyan is malayo siya kung gusto mo mag-Apple CarPlay. Tsaka baka mainitan masyado from the sun. Pero pag dito naman, meron siyang 12-volt socket, no? Pwede ka pa rin mag-charge, pero wala kang Apple CarPlay. Dito tayo sa rear seats ng Nissan Navara Pro 4X. So, una mong mapapansin is that meron siyang adequate na legroom. Enough na siya for me na standing 5'5", no? Sakto na yung legroom sa akin. At yung headroom is generous din naman. Tapos, this rear seats can accommodate up to 3 passengers. Pero syempre, gaya na sinasabi namin lagi, for maximum comfort, pag dalawa, mas komportable. Tapos, mapapansin-pansin, meron siyang center armrest. Yan, na nandito na rin yung cup holders. Sa old model kasi, nandito sa floor. Which for me, mas maganda na yung placement ngayon kasi mas madali mong maaabot kung ano man yung ilalagay mo dyan. And then we also have a rear AC vents, which is welcome sight, no? Though alam naman natin si Nissan, pag sinabi mong Nissan, malamig na aircon. Pero yan, added
aircon power for you. Tas complemented pa siya with a USB charger dito sa gilid. No, so kahit para ng mga pasahero sa likod, pwede mag-charge at hindi na maikisuyo sa harap. Tapos pansin ko din dito, wala siya nung grab handle na nandito sa gilid na meron, as far as I know, yung Toyota Hilux pati yung Isuzu D-Max. Kasi nabibigay nung grab handle na yun, mas madali kang makakapasok from the outside eh. Lalo na kung medyo naparami ka ng kain sa Eat All You Can or Samgyupsal, mahihila mo yung sarili mo ng mas madali. So dito, wala siyang ganun. Tapos, isa pa pala na kailangan nating i-note, no, na wala yung old Navara kasi, kung naaalala nyo, meron siyang lagayan ng umbrella. Itong new Navara, wala na siyang lagayan na ganun. In-eliminate siyang ganun, which is for me, okay lang naman, pero mas maganda kung meron. Tapos, ito pa pala isa, yung front seats, wala siyang back seat pocket dito, no. So, wala ka ng medyo malalagyan ng abubot mo kung ikaw yung passenger sa likod. Kasi sayang, sana may pocket din dito para for your other stuff na pwede mo ilagay doon. And yeah, basically, that's the rear seats of the Nissan Navara Pro 4X. The Navara Pro 4X is equipped with Nissan Intelligent Mobility that includes the following: around view monitor, emergency braking, forward collision warning, blind spot warning, rear cross traffic alert, lane departure warning, high beam assist, hill assist control, and hill descent control. It also has the following safety features: 6 airbags, anti-lock braking system, vehicle dynamic control, at parking sensors. Okay, we're now driving the 2021 Nissan Navara Pro 4X. And una nyo mapapansin dito, no, is that yung engine niya delivers good power. Hindi ka bibitinin ito, especially when you're driving within the city. It has enough to keep you going sa mga uphill roads na may encounter mo sa urban roads. Tapos on the open highway naman, it is stable. No, tapos yung it has good overtaking power din eh. Pero syempre, for good measure, planuhin mo yung overtakes mo ng mas maganda. And then in case you want more responsive na shifting, meron tong manual mode para makontrol mo yung engine revs, ergo your acceleration. Pero the best thing that I can say to this car is that stable siya when driven at highway speeds. Di ka matatakot, di ka mapapraning. Tapos yung transmission niya, no, swabe rin yung pagkaka-shift niya. Pagka nagsishift siya, swabe, wala masyadong shift shock, which is good para sa overall ride comfort mo. And then in case you're wondering, nagsishift yung engine RPMs at 2,000 RPMs. So ano mabibigay na sa'yo? Well, relatively, mabibigyan ka niya ng better fuel economy or better fuel consumption if you're particular to that one. Tapos it has a medyo mabigat na steering wheel. It's quite firm, no, compared to other cars that I've driven, compared to the D-Max, no, medyo mas mabigat to, but not to the point naman na ngangawit ka, no, not to the point naman na nakakairita na dahil mabigat. No, it's not that kind. Okay lang yung pagkakabigat niya, and it has good feedback pagka nagka-steer ka, which is good again to give you better control over the vehicle. And then ang isa pang maganda dito sa Nissan Navara is yung kanyang ride, yung kanyang suspension, kasi nga naka-coil springs to, no. So ang mabibigay niya sa iyo is a smooth ride comfort compared to its segment rivals. And I can say na Nissan Navara pa rin yung merong pinakamagandang ride among the local pickup trucks available in the Philippine market. Kasi nga, naka-coil spring siya at maganda yung kanyang overall ride comfort. So kung naghahanap ka ng pickup truck na i-drive mo on a daily, the Nissan Navara should be on your list because of that smooth ride comfort. Tapos isa pang maganda dito, no, sa Nissan Navara na to, meron siyang Nissan Intelligent Mobility. At aside from that, meron siyang around view monitor. So mabibigay nun sa'yo is yung overall view nung nasa labas mo, kumbaga 360 degree view nung what's outside the car. In that sense, mas magiging madali for you pang magpa-park ka in tight spaces. And mas magiging safe yung drive mo kasi nga mas marami kang visibility on the outside. Malilessen yung blind spots, mas maganda ang magiging overall drive experience mo. Then in Nissan Intelligent Mobility naman, ayan, marami tayong cameras dyan up front, the back, sa side mirrors na nagbibigay sa'yo ng lane departure warning, and nagbibigay ng warnings din sa'yo na pagka may mga pasingit sa gilid mo. So yung side mirrors natin dyan, may umiilaw na parang icon ng kotse para hindi ka mabibigla in case you want to turn to your right or to your left. Diba? Minsan kasi may mga
biglang sumisingit, motor or cyclist, lalo na ngayon marami nagbibisikleta, para less yung gulatan, di ba? Para mas safe yung overall drive mo. Overall, what I can say is that the Nissan Navara Pro 4X is still the best in class when it comes to ride comfort. Tapos yun nga, it delivers adequate power, hindi ka bibitinin, package pa with all-around safety. Priced at 1,746,000 pesos, there are several reasons why you should consider buying the Nissan Navara Pro 4X. Well, for one, mas mura siya sa segment rivals niya gaya ng Isuzu D-Max, Ford Ranger, and Toyota Hilux. Tapos, yung mas brusco look niya gives you a more aggressive appeal, no? Mas confident looking na yung sasakyan na ito. Plus, hindi lang yon, meron tweak sa suspension at sa pangilalim, kaya hindi mo na masasabi na mababa ang payload capacity ng sasakyan na ito. With that, marami talagang rason why you should consider buying the 2021 Nissan Navara Pro 4X. At epep, itong Nissan Navara Pro 4X ay merong free bed liner pag binili mo hanggang March 31, 2022. So paano ba yan? Hello! Till the next video, bye-bye! Hello! How are you doing? Hello! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!